Hello Crowellas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome to my preliminary prediction sa ating Miss Universe Philippines 2024. Hello guys! At syempre ngayon ko na isasiwalat ang aking preliminary prediction sa Miss Universe Philippines 2024 kung sino nga ba ang aking top 10. So, feeling ko ito lang yung mga ngabugbukas. Mga ngabugbukas ha, sa ating preliminary competition. At hindi pa natin nakikita ang kanila syempre ng mga ano, kung sino mga ngabug at kung sino ba talaga. Pero feeling ko ito yung mga ngabugbukas. Magbibigay ako ng 10 girls. Kasi mahirap na kong mga 20-20. Saka na ako magbigay ng aking top 20 sa final prediction ko pagkatapos ng preliminary competition. May number 10 sa aking listahan, Pampanga. Cyril Payomo. Siya talagang nakikita kong mga ngabog at kailangan kumabog niya talaga bukas dahil kung hindi, mapapa-imbornal. Charot lang. Hindi. Kung hindi siya kumabog bukas, ay nako, delikado na ito. Pero nagtitiwala talaga ako kay Cyril Payomo, nakakabog siya bukas ng buwanggang-bongga sa preliminary competition. At talagang lalaban siya at makikipag-bardagulan siya sa competition. Kasi sa mga previous niyang mga performance, mayroong hindi, mayroong kumabog, merong hindi. So, hindi consistent. My number 9 sa aking listahan ay si Miss Stacy Gabriel ng Kainta. Palagay ko kakabog naman siya bukas. Sa lahat naman ng performance, wala siyang performance na hindi siya kumabog. Ang problema lang sa kanya ay napaka-explosive niya, napaka-gigil na gil-gigil niya sa competition. Kaya feeling ko maliligwak siya. Pero I'm sure, lalaban siya ng bonggang-bongga bukas sa preliminary competition. My number 8 sa aking listahan, etong number 8 sa aking listahan, hindi siya gigil na gigil sa competition. Parang low-key lang siya, nandun siya, nagpe-perform siya, pero very beautiful. Cebu City, Chris Tiffany Hanson. Alam ko naman na ibibigay niya na lahat sa preliminary at para makapasok siya sa finals. So, kailangan more energy, more kenwag para lumaban pa sa competition ng bonggang-bongga kasi Diyos Mariosep, napakaganda ng babae nito. Number 7 sa aking listahan ay Palawan Raven Doctor. Sa lahat ng competition naman lumalaban siya. Ang problema, hindi siya napapansin. Pero sa ating mga pageant fans and pageant followers, kumakabog siya. Hindi lang talaga siya napapansin ng mga sponsor. So, I think bukas sa preliminary competition, gagawin niya na ang lahat para kumabog. Gagawin niya na ang lahat para umabot. At gagawin niya na ang lahat, makapasok lang siya sa semifinals. Palawan, Raven Doctors, at my number 7. My number 6 sa aking listahan na pwedeng kumabog bukas ng bonggang-bongga ay itong Bulacan Chelsea Manalo. Nararamdaman ko talaga mukhang kaya niyang umakyat sa top 5. Nanggigigila talaga ako. At talagang ayaw niyang paawat ng bonggang-bongga. Mukhang eto na to, kakayanin ko. Ibigay ko na ang lahat. Nararamdaman ko na one of the girls na kakabog itong si Chelsea Manalo ng Bulacan. Kaya nilagay ko lang talaga siya sa aking number 6. At eto na guys, ang palagay ko, eto talagang 5 na ito ang magbabardagulan. Bukas sa preliminary competition, talagang pack ang labanan talaga nito ng bonggang-bongga. At talagang hindi pa kakabog ng bonggang-bongga. At talagang sige laban, sige sipa. At talagang silang 5 na ito ng tira ay possible na maiuwi nila ang korona ng Miss Universe Philippines 2024. May number 5 sa aking listahan, Alexi May Brooks. Talaga lang naman siya ang representative ng ating Black Barbie sa top 5. Hopefully makapenetrate siya at lumaban siya sa semifinalist at
bonggang-bonggang ma-represent ang Iloilo at buong Western Visayas sa preliminary competition. Talagang siya ang pag-asa ng Western Visayas, kaya kailangan niyang kumabog ng bonggang-bongga. At ito ang representative naman ng NCR. Tagi. Christy McGarry. Isa din siya sa nakikita kong kakabubukas. Sana kakabog. Sana hindi na natin makikita yung kanyang mga unnecessary movement na sa pasarela na hindi masyadong kabonggahan, na mukhang matatapilok siya whatsoever, or hindi siya sure sa mga ginagawa niya. I think siya talaga ang representative ng NCR sa top 5. Eto naman, eto, at lagi namang pasok sa banga at hindi nawawala. Ang isa pang kakabog at sa number 3 sa aking listahan, Tara Valencia ng Baguio. Mukhang siya ang magre-represent ng Cordillera region. Di ba si Tara Valencia? Sino pa ba? Di ba? Alam nga namang siya. Charot lang. Si Tara Valencia, alam naman ninyong very consistent simula umpisa hanggang sa ngayon. At talagang hindi tayo binibigo sa styling, everything about sa kanya. So, hindi na ako magtataka kung kakabog siya sa prelims bukas. Kasi Tara Valencia to one of the, kung hindi man siya, ay one of the most beautiful faces dito sa Miss Universe Philippines 2024. Ang ganda talaga niya. So, for sure, kakabog sa bukas. At talagang aabangan ko ang kanyang performance. My number two, haggardness is overload na. Oh. My number two sa aking listahan, representative ng Southern Luzon, VVV ng Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Sino pa ba? Every time na magpasabog siya, ibinibigyan niya ng lahat. Different styling, different makeup, different everything. At talagang mukhang bumalik si BBB para islay ang competition. At talagang pak talaga itong si BBB. At talagang watch out na lang kayo sa mga magnyayari sa kanya. So ayan, number 2 ko talaga. At ito ang feeling kong kakabog sa lahat ng kakabog, at Tisa Manalo ng Quezon Province representing the Northern Luzon. O diba, mukhang Luzon nga ang makukoronahan for today's video. Nararamdaman ko ba? Or nararamdaman nyo? O nararamdaman nating lahat na mukhang Luzon? Northern Luzon? Maybe. Ang makukoronahan Miss Universe Philippines? I think kakabog siya. Very consistent. At Tisa Manalo ng Quezon Province talaga ang very consistent kayo sa competition. At siya ang inaay ng halos karamihan ng mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant, kasi nga ang mga kalaban ay mga Diyosahan. So iniisip ng mga Pinoy, at Tisa Manalo daw ang isang Diyosa na panglaban ng Pilipinas sa mga Latina. So, abangan natin ng bonggang-bongga. Ito ang aking top 10 na mukhang kakabog. Lahat to kakabog to sa top 10 ko na to. At kaya abangan na lang natin kung sino. Si Pampanga, si Cainta, si Cebu, si Palawan, si Bulacan, si Iloilo, si Bacoor, si Baguio, si Taguig, at si di na sunod-sunod, at si Quezon Province. Number 1 ko si Quezon Province, number 2 ko si BBB ng Bacoor, number 3 ko si Tara Valencia ng Baguio, number 4 ko si Taguig na si Christy McGarry, number 5 ko Alexi Brooks ng Iloilo, number 6 ko Bulacan, Chelsea Manalo, number 7 ko si Palawan Raven Doctors, number 8 ko Christy Panihanson ng Cebu, number 9 ko si Stacy Gabriel ng Cainta, and number 10 ko si Cyril Payumo ng Pampanga. There you go guys, ano ang inyong violent reaction, mga views and opinion, i-comment down below lang ngayon kung palagay niyo kakabog ba itong 10 na ito sa preliminary competition. Kaya ito ang aking prediction, preliminary prediction ko. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa aking channel, na nanonood sa aking channel, sa lahat ng mga sponsor ng aking channel. Thank you so much. God bless you all, and this has been Gaysal Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!